Hello po, magandang hapon po sa inyong lahat. So, padaan po muli sa wall ninyo kasi meron po akong magandang ipabahagi po sa inyo sa araw na to. Kasi po kagabi, nagkaroon po kami ng cell doon na sa aking cell group. At napakaganda po ng topic na i-share po ng aking kapatid. And then, discuss po niya yung patungkol sa the danger of unforgiveness. So, lahat po kami, we enjoy discussing it at talaga po namang napaka-importante ang unforgiveness na matalakay po sa ating buhay kasi kailangan po nating ma-deliver mula doon. Kasi nga po, ito ay kung meron po tayong unforgiveness sa ating puso, kung baga ay nakaranas tayo ng mga pasakit, may mga hinanakit tayo sa ating kapwa, naranasan nating nasaktan, meron tayong hindi nagustuhan na ginawa nila sa atin, o kaya nilapastangan tayo, o kaya inaway tayo, pinagbintangan ng mga bagay-bagay na din naman po natin ginawa, na de-develop po yung unforgiveness sa ating puso kung hindi po natin sila pinatatawad kaagad. Yung bang dino-nurture po natin yung sama ng loob sa atin, akala natin ay mawawala na lang in due time, na hindi natin po dinidili yun, na hindi natin pinagdedesisyonan na patawarin ang tao na yan, patawarin ang asawa mo kung asawa mong dahilan ng pasakit sa buhay, yung grudges mo na ino-nurture mo sa buhay mo, o kaya yung kapatid mo, o kaya yung nanay mo, o kung kahit sino sa pamilya mo. Kasi the more po na yung mga taong nakakasama natin, yung mga taong mahal po natin, ang mads madalas na sila ang nakakapanakit po sa atin. Sila yung nagdudulot ng sama ng loob po natin na parang hindi tayo makaget over, na nandoon na lang. O kaya miyembro ng family po natin. So pag ganun pong nangyayari at nino-nurture po natin yon, yung sama ng loob po doon na yun, alipin po tayo ng sama ng loob po na yun. So sa halip po na ang Diyos, ang Espiritu ng Diyos ang siyang manahan sa puso natin, pero hindi na po kasi ang unforgiveness po ay foothold po ng kaawayan para po siya makapasok sa ating puso. So pag nakapasok po siya sa ating puso, hindi na po ang kalooban ng Diyos ang naghahari, kundi hatred, anger, slander, yung sama ng loob na po ang nangyayari dyan sa puso mo. At siya nagiging driving force mo na po sa iyong pang-araw-araw na pamumuhay. Hindi ka na nagiging mapayapa, hindi ka na joyful, hindi ka na makatulog sa gabi, samantalang ang taong kinagagalitan mo ay tulog na tulog at payapang-payapa siya at masigla siya na maganda siya, na gumising kinaamagahan. Samantalang tayo po na bitter inside, hindi po nakakatulog, o yun na lang iniisip mo, na yun na lang dahilan ng kung bakit ganyan ang sitwasyon mo, marahil biniblame mo pa siya kung bakit ganyan ang kalagalagayan mo sa buhay. Lahat, di ba may mga pangyayari sometimes na sabi natin na kung hindi dahil sa kanya, hindi ako ganito, kung hindi dahil sa kanya, hindi nangyari ang mga bagay na to, kung dahil sa kanya, sana meron na akong, sana nandoon na ako ngayon, sana. Ang dami-dami pong dahilan na ating mga sinasabi ay pag ganoon na nakakaranas po tayo ng bitterness inside, yung hindi natin pagpapatawad. Pero titingnan po naman natin ang salita ng Diyos dito. Ang unforgiveness po ay talagang poison. Lason po yan sa atin kasi sabi niya sa Matthew 6:14-15 na kung hindi mo patatawarin ang taong nagkasala sa iyo, hindi ka rin patatawarin ng ating Diyos na buhay. So kung hindi tayo nagpapatawad pala, hindi rin tayo pinatatawad ng Diyos, hindi pa tayo na-deliver doon sa kasalanan na yon. Deliverance from sin. We should be free from sin already. Kahit yun ang hakbang po para tayo ay maka-step up, maka-step forward sa kingdom ng Lord. Kasi kailangan po natin magpatawad. Kasi ang sin po, kung tutuusin po, this is a sin separates us from the presence of God. So kung meron po tayo nino-nurture na kasalanan dyan, sama ng loob dyan, hindi po tayo marunong magmahal. Kasi it's the reverse, you know, sin is anger, you know, pag may kasalanan ka, yung nakakagawa ka mas maraming mga kasalanan. Pero samantalang kung ang pag-ibig ang naghahari sa iyo, mas marami din yung nagagawa mong mabubuti, random act of kindness sa iyong kapwa, di ba? Kasi nga po pag
pag talaga po namang gusto po nating sumunod sa kalooban ng Panginoon, sumunod po tayo, obey His Word, meditate His Word day and night. At kung kahit sinasabi mo, nagsisimba naman ako, pumupunta naman ako sa church, aktibo naman ako, marami naman akong mga nagagawa, nagagampanan doon. But how about your heart? Kung merong area dyan na hindi talaga pa naisusuko sa Panginoon, na yun ang foothold ng kaaway sa iyo eh, para hindi ka makaget over. So we need to be delivered from that sin in order para ang blessing ng Panginoon ay patuloy na dumaloy po sa atin. Kasi may mga consequences din yan. Kung di tayo nagpapatawad, andyan yung bitterness, andyan yung disharmony, andyan yung hatred, andyan yung away, andyan yung laging hindi ka mapayapa, kundi lalo ginalang kaguluhan ang nangyayari sa loob ng tahanan, sa iyong sa iyong kapwa, sa iyong pakikitungo, sa iyong kapwa. Samantalang kung nagpapatawad po tayo, andoon yung flow ng joy, yung flow ng love, ng reconciliation, ng understanding, ng harmony. Diba? Lahat nararanasan po natin yun. So maliban na hindi po tayo, maliban po na magpatawad po tayo, we will not step into this place of joy, of peace, of health, because ang health po natin ang number one na tinatarget din ng unforgiveness na to. Syempre, hindi ka makatulog, hindi ka makakain, syempre nag-iisip ka, lagi kang kunot noo, di ba? Nagiging how many veins is that when you're smiling? It only takes 15 veins, and then when you frown, and I don't remember anyway, but it is better for you to smile, it's better for you to love rather than holding that grudges in you and always frowning all the time. Hindi po tayo maging maganda kasi ang pangit. Kung umingiti siya, maganda na rin siya, pero kung ang maganda, kung nakasimangot siya, pangit talaga siya, di ba? So mas pipiliin natin na maging maganda kahit hindi naman totally na blast yung mukha natin. Ano magagawa natin kung doon talaga tayo, ganun talaga tayo nilikha ng Diyos? So may purpose din siya dyan. So mas mapipiliin natin na maging maganda, hindi lang maganda sa paningin natin, paningin ng mata ng tao, kundi paningin din ng Diyos. So we need to release, we need to be delivered from unforgiveness, we need to be freed from sin, para sa ganon ay patuloy tayong pagharian ng Diyos. Kasi foothold talaga ng kaaway ito. So kung halimbawa ang ano, 'di ba, matandaan natin ang verse na the devil is roaring around like a roaring lion looking for someone to devour. So parang katulad ng tayo na halimbawa i-picture natin ang isang tahanan. Tahanan ay parang tayo, 'di ba? May marami tayong mga pintuan, marami tayong mga windows, isang door yung ating puso. Meron tayong opening para makapasok ang somebody sa atin. Eh halimbawa, ang opening na ang door natin is pinapasok natin ang sama ng loob, yung emotions, yung grudges mo sa yung kapwa, yung hindi magandang pakikipagtunguhan mo sa kanila, nakapasok na doon. And then doon na mag-take place na yung sama ng loob, yung unhappiness, you're lonely, no, hindi ka at peace, hindi ka na marunong magmahal, yung mga negative emotions po natin, mga rejections din, na stress ka na, darating na yung depression sa buhay mo, and then eventually magiging mabigat na yung pamumuhay mo kasi very blurred na yung pananaw mo sa buhay, very negative na. Every time you criticize, is all destructive na, hindi na constructive, hindi ka na nakakatulong, hindi ka na blessing. So ang unang naapektuhan po dyan ay yung sarili po natin. Tayo ang unang makikinabang kasi sa lahat ng ginagawa natin, good or bad, tayong unang makikinabang po. So it's the same thing with our words. Kung patuloy po tayo nagde-declare ng mga salitang mga negative, tayo mismo ang unang makikinabang din po yun. Pero kung nagde-declare po tayo ng mga positive,
Kahit sabi, halimbawa sabihin mo, ang hirap naman ng buhay na to. Anong pipiliin mo? Ang mahirap na buhay o mas magandang buhay? So why not change your words? Sabihin mo, oh thank God, napakaganda ang buhay na to. And then you do something na talagang maganda. You react something okay na pleasing to somebody else, di ba? Nagiging blessing ka sa iyong paligid, hindi ka nagiging babigat. So, magsisimula po lahat yun, yung kaginhawaan po natin sa buhay, yung magandang pakiramdam, magandang pakikitungo, nagsisimula po yan sa taong mapagpatawad. Kasi lahat naman po tayo, kahit Kristiyano naman na po tayo, hindi po ibig sabihin hindi na po tayo nagkakasala. Kasi nga po, ando doon yung ongoing forgiveness ng Diyos sa atin. Na pag nagkasala po tayo, dahil andyan ang Holy Spirit na patuloy nagko-convict po sa atin, halimbawa kung meron kang ginawa sa iyong kapwa, ikaw ay Kristiyano na, pero meron ka pa rin ginawa na hindi maganda, kinoconvict kaya ng Banal na Espiritu Santo. At ano nung response po natin doon? Siyempre, magre-response tayo, oh yeah, I'm sorry, Lord. Okay, pagdisihan ko na po ito, hindi ko na po yung gagawin. Pipiliin ka po na patawarin, o kaya patuloy na mahalin, kahit hindi kaibig-ibig, di ba? It's love the unlovable. So, pag ganun pong ating hangarin, bilang mag Stratio, Kristiyano, we are being perfected every day, day by day. Yung tayo ay from glory to glory. Kasi nandito pa nga lang tayo sa lupa, hindi pa tayo nandun sa langit. But this is the practice of living a life in the kingdom of God. Kasi kaya ka nandito siya, binigay na ang Banal na Espiritu Santo para siyang patuloy na magturo sa atin, mag-guide sa atin, mag-correct sa atin, mag-train sa atin yung mga bagay-bagay na kalooban ng Diyos sa ating buhay. And it's again, it only starts from being freed from sin, and that's number one, the unforgiveness, the bitterness, because yan talaga ang foothold ng anyway sa ating kaaway. And pag dinali ang puso po natin, lahat na lang, it's all this kind of is evil springs out from there. Kaya mas pipiliin po natin. It is a decision. Hindi po yan feeling. Hindi po yan feeling na patawarin ko. Pag feel ko na napatawarin ko siya. Hindi po yun. It is a decision. It is an action of obedience sa kalooban ng Diyos, na kung totoong naniniwala tayo sa sinabi niya na Matthew 6:14-15, na kung hindi ka marunong magpatawad, hindi ka rin patatawarin ng yung Diyos na Ama na nasa langit. So kung hindi tayo patatawarin ng ating Diyos na Ama sa langit, wala tayong connection, wala tayong relationship sa Kanya, and we are outside of His kingdom, we are outside of His blessings, mga benefits na isang pagiging anak ng Diyos. So hindi po madaling kalagayan po yan. Hindi po madali na tayo ay nakaluklok po dyan sa sitwasyon na hindi po tayo nagre-release ng kapatawaran. Kahit ano pong ginagawa nating paglilingkod sa Kanya, na kahit tayo pa ang leader sa church, tayong pinakikinggan ng mga tao, pero sa personal na buhay na po natin, when we are alone, who we are to God, hindi po natin madadaya ang Diyos. Lahat po tagos niya, lahat nakikita po niya, lahat nababasa niya. Alam niya kung ang ginagawa mo ay paimbabaw lang, o pakitang tao lang, o yung ginagawa mo lang dahil gusto mong mapanindigan ang sarili mong reputasyon. Pero kahit sa anong gawin po natin, hindi po natin madadaya ang Diyos. At sinong dinadaya natin? We are fooling no one but ourselves kung tayo ay pretentious sa ating mga ginagawa sa buhay. Although we could not really please everybody, talaga naman pong hindi talaga madaling mahalin ang lahat ng mga tao. At hindi po natin sila, may mga tao talaga na parang ang hirap-hirap pakisamahan. Kung ako yon o kayo yon, do something para maging kaaya-aya naman tayo. Hindi, wag na natin gawin lagi yung mga kinaayawan nila sa atin. Kaya nga kailangan po nating ma-transform and be renewed para po yung hindi kaibig-ibig, kanais-nais ng mga katangian po natin ay mapalis naman siya, 'di ba? Ma-refine naman siya. Kaya we transform according to the pattern of the Lord. He shape us according to his own likeness. 'Di ba? We are
ang motibo po natin ang maging katulad niya. Kaya everyday, kailangan talaga nating magbasa ng kanyang salitan. Sabi niya, we meditate his word day and night para masundan natin ang mga bagay-bagay na gusto niyang masundan natin at magtatagumpay tayo sa lahat nating gagawin sa buhay, sa lahat ng takbuhin natin sa buhay. Kaya, and it starts from forgiveness. Kailangan po nating magpatawad para matanggal po yung foothold ng enemy sa ating buhay. At pag na-deliver po tayo, asahan po natin na aim to walk really in the path of the Lord. May kanta nga na, Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Diba? Ganda-ganda yun. Hindi lamang po kanta yun, kundi totoong po ang salita na ang siyang ating tanglaw, ang ilaw sa ating dinaraanan. Kaya, kung ilalagay po natin ang ating sarili sa liwanag, maliliwanagan po tayo. But if we choose to be in the dark, then napakadilim po niyan. So ang unang ang napakahalaga po ay yung alam talaga natin yung salita ng Diyos, yung kalooban ng Diyos, na tayo may patawad, na tayo ay magbigay, na tayo ay maglingkod, na tayo ay sumunod, na tayo ay maging ilaw at asin ng mundong ito. Para sa ganun ay lalo siyang maparangalan sa ating buhay. And we know, kung tutusin po, kung babasahin po natin doon sa ano din, sa Matthew 18:32, patungkol doon sa, kukunin nating halimbawa ito, yung unmerciful servant. Diba pinatawad siya ng hari, pinatawad siya ng kanyang master dahil sa kanya ay sa kanyang pagkakautang dahil nanikluhod siya, talagang nagmakaawa siya, napatawarin mo ko ganito sa aking pagkakautang, ganyan. And then para dahil wala siyang pambayad, para hindi na siya makulong, nakiusap na lang siya sa kanyang master, sa kanyang pinagkakautangan. Anong ginawa ng kanyang master? O sige, patatawarin kita, sabi niya, kalimutan ko ng utang mo, malaya ka na. So, pinalaya na siya, umalis na siya, lumabas na siya, and on his way, nakita niya yung isang taong nakautang sa kanya. Oh my God, unmerciful servant nga siya, ungrateful. Pero nakita niya yung utang niya, konti lang naman yung utang niya, napautang niya, pilit niyang sinisingil, nagmamakaawa nga yung ano dahil wala naman siyang pambayad, wala siyang ibibigay sa kanya. Eh, ganun pa rin na hindi niya pinatawad. So, ang ginawa niya, pinakulong niya, tinorture niya, yung talagang ginawa niya, napakasama siya. So, wicked servant siya talaga. So, unforgiveness is wickedness, kasamaan. Kasamaan ng loob. Wala, hindi ka mabuting tao, kundi masama ka. So, pag masama ka, hindi ang Diyos ang naghahari sa puso mo, kundi ang naghahari ay demonyo, syempre. Kasi ang demonyo lang ang may kakayahang gumawa ng masama. Tayo mga anak ng Diyos, hindi tayo masama dahil ang naghahari sa atin ay ang Espiritu ng Diyos. Kahit hindi naman talaga tayo perfecto, nangkukutya pa rin naman tayo, nagkakasala, nagkukulang pa rin naman po tayo. But tulad ng sinabi ko kanina, meron tayong ongoing forgiveness ng Diyos na every time we confess, we are convicted of our sins, we confess and we try not to do it again. And ang pangako naman niya sa 1 John 1:9 is, if you confess your sins, He is faithful and just to forgive you your sins and unrighteousness. So, doon po tayo. I'm not saying here na ako ay banal, ako ay sobrang pious, you know, sobrang holy talaga, pag gumalaw, kumilos, na talagang hindi na ako makabasag ng pinggan or baso. Hindi po nang ganun. Makasalanan pa rin po ako, nagkakasala pa rin po ako. But, nakikinig po tayo sa conviction sa bulong ng Holy Spirit kasi nakakausap naman po natin ang Holy Spirit. At siya talaga ang teacher natin, tagapagturo natin kung anong nararapat natin gawin. Ang kailangan lamang po, pag narinig natin ang kanyang tinig, pakinggan po natin at sundin po natin kung ano yung sinasabi niya. Huwag nating, pero sometimes din kasi, kahit ano, bumubulong na siya, may sinasabi niya siya sa iyo, sa akin, sa atin, di pa rin natin pinakikinggan kasi mas pinakikinggan natin, pinagbibigyan natin yung nararamdaman natin, yung feelings natin, yung emotions natin na ano, nagdudwell pa rin talaga tayo doon. Bagay na hindi po dapat. So,
Huwag nating tularan yung wicked servant na yon, hindi marunong magpatawad. So anong ginawa? Yung pinakulong yung nagkakautang sa kanya. So of course, nabalitaan ngayon ng isang hari, yung hari nagpatawad sa kanya, pinatawag siya ulit ngayon. Sabi niya, how come? Sabi niya na ganun, you wicked servant, sabi niya, pinatawad kita sa pagkakautang mo sa akin, pinalaya kita. Eh hindi ba dapat, sabi niya sa 32:33, Matthew 18:32-33, basahin po ninyo yun, hindi ko po ilalaborate dito para may assignment po kayo, may gagawin po kayo. Sabi niya dun, hindi ba dapat na ganun din ang ginawa mo sa nagkakautang sa'yo? Sa yung na may pagkakautang sa iyo, sabi niya. Pero dahil sa wicked ka, sabi niya, sinabit niya siya sa mga torturers, sa mga jailers. Anong gagawin nila doon? E di torture siya, kukulong siya kung hanggang kailan, hanggang mabayaran niya ang pinakahuli-hulihang penny na kanyang pagkakautang. So ganoon din sa atin po, wala po tayong kaibahan, kaya ibinigay ang parable na yan para maging tularan po natin na kung sakali man may mga pagkukulang ating kapwa sa atin, may pagkakautang o may talagang ginawa sila na hindi maganda, na hindi mo sukat akalain na magagawa po nila doon. Just release, just choose to forgive. Because like I said a while ago, forgiveness is a choice. Hindi po yan feeling, it is a choice. It is a decision for you to do. And when you step up into that decision, para mong sinasabi na I am choosing to obey God, not choosing to obey the devil, or not choosing to obey yourself even. So pag ginawa po natin yun, pag nagpatawad po tayo, hindi po natin mararanasan yung wrath of God. Kasi ang unforgiveness bukod sa wickedness, it provokes God's anger. So katulad ng isang master, di ba? You wicked servant, sabi niya, hindi ba dapat pinatawad mo rin katulad ng pagpapatawad ko sa iyo? Pero dahil hindi ka nagpatawad, sabi niya, balik sa kulungan at kung ito-torture siya at patayin siya doon, wala nang pakialam yung hari. Basta sinabit na siya doon sa mga torturers. And pag gano'n ang mangyayari, gano'n din po sa atin. Hindi po tayo magpatawad, pinatawad tayo ng Diyos sa marami-rami nating mga kasalanan, pinalaya tayo. And then, gano'n din dapat ang ating gagawin. Dahil ang sabi niya, vengeance is mine. Deuteronomy 32, sabi niya, vengeance is mine. Right? And even in Romans 12 verse 19, I think that vengeance is mine, says the Lord. Hayaan mo na siya ang maghiganti para sa iyo. Kasi mas matindi pa pag siya ang naghiganti, di ba? Mas matindi. Pag naghiganti ang Diyos, tayo na inaapi, payayamanin niya, na pabubutihin niya ang ating mga buhay kasi tumatalima tayo sa kanyang kalooban. Kaya nga mayroon akong sharing noon na my victory is my greatest revenge. So kung pagbutihin po ninyo ang ating inyong mga buhay, pagbubutihin po natin, ang ating pakikisama, we add value to ourselves, hindi na lamang po tayo nananatiling sabi nilang walang alam, no. We step forward into learning because we learn every day. Hindi po tayo hihintong mag-aaral kasi mag-aaral tayo every day para sa ganon ay na i-improve po tayo, na-transform po tayo. Pero kung hindi po tayo nag-aaral, hindi po natin dinadagdagan yung ating kaalaman patungkol sa salita ng Diyos, magiging stagnant po tayo. Pero kung every day we seek to learn from Him, we seek to be trained, we seek to be taught, we seek to be rebuke, kasi kailangan din po nating ma-rebuke, yun ang salita ng Diyos . The word of God is used to train, to teach, to rebuke, and to correct somebody. So kailangan i-submit din natin ang ating sarili for corrections and for rebuke. Para sa ganun, lalo pa tayong ma-refine, katulad ng isang pag tinitrim po tayo. Ang trim, pag tinitrim siguro, dahil hindi natin siya naririnig, umiiyak yan, o kaya nagmamaktol yan sa may-ari ng kanyang tanim. Pero pagkatapos po niyan, umuusbong naman ang napakagandang mga dahon niya, nagiging green siya, nagiging buhay siya, mas malago siya, at mas marami siyang magiging bunga, bulaklak at bunga.
So, ganun din po sa atin. If we only submit ourselves, na maging obedient po tayo sa salita ng Diyos, lalong-lalo na, babalik na naman po ako, pagpapatawad, kasi yan ang open door ng, ano, yan ang napakadalas na gawain niya. Talaga yan ang target niya talaga eh, para sa buhay ng isang tao, na gumawa siya ng mga bagay-bagay na manghinanakit ka para makapasok siya. Yan ang pintuan niya para ano, makapasok siya. Kaya huwag nating hahayaan na ganun po. Every time somebody commits us an offense or hurt our feelings, release forgiveness. Kahit hindi mo pa feel na patawarin mo siya, then release it right away. That's an act of obedience to the Lord. And then makararanasan po natin ng kanyang pagpapala. So, yun lamang po ang aking mai-share po sa inyo. At alam ko po na kahit konti lang o kahit random-random o halo-halo pong aking sinasabi, nakuha niyo po yung gusto kong i-target dito. Now, we need to release forgiveness kasi may danger po kung hindi po tayo nagpatawad. May mga consequences at may mga blessings din po. So, I'm sure na mas pipiliin po natin yung mga blessings na mag-overflow kung susunod po tayo na magpapatawad po tayo at huwag nating hayaang bitterness ang siyang maghari sa ating puso. Okay po, God bless you po at nawa nga po ay nakatulong po to at kung may nasagasaan po ko na may mga ganoong situations pa rin sa kanilang puso na hindi pa nadideal na hinihintay na lang na makalimutan na lang o baka mamatay na lang yung tao na ganun. Mas importante po na madil na po natin yun, na mapag-usapan po natin, makipag-reconcile po tayo upang sa ganun po yung blessing ng Diyos po ay patuloy na dumaloy po sa atin. We will be delivered from that sin and we will be freed. And when the sun sets free, is free indeed. So, pag na-free po tayo doon, we'll free indeed to receive His blessings. He'll receive freedom, receive joy, love, kindness, gentleness. Magiging mabuti po tayong mamamayan, mabuting asawa, mabuting anak, mabuting leader, or mabuti lahat dahil ang Diyos natin na pinaglilingkuran ay Diyos na mabuti. He is our Father. And as He is in heaven, so are we here on earth. Amen. God bless you po. Have a great day. Bye.